Hello po mga kamamis at welcome po sa Life of Working Mom Vlog. At marami talagang makaka-relate sa akin. At sa video na ito ay dumaan ako sa bahay ng aking papa kung saan ay ang aming mga aso ay naghihintay sa akin. At masaya-masaya nga sila dahil nakita ako. At ako dito sa video na ito ay papunta na akong umuwi sa aming bahay. Masaya ako dahil nakita ko malinis na ang paligid sa aming bahay kung saan ay nilinis ito ng aking kapatid na lalaki. At ito namang anak ko ay dali-daling lumapit sa akin pagkatapos ng aking trabaho. At masayang-masaya nga ito si Renz pag uwi ko galing trabaho. At swerte din ako dahil mabait ang anak ko at jolly na jolly siya. Palaging nakangiti. Ito nga paligid ng aming bahay at makikita na malinis na ito. Nakatira pala ako sa isang probinsya. At ito na nga at papasok na ako sa aming bahay at hindi ko inaasahan na malinis ang aming bahay. At nilinis nga ito ng aking asawa dahil off duty niya ngayon. Habang ako ay pumasok, hindi niya alam na nagvi-video ako. Mabuti nga at tinutulungan ako ng aking asawa sa mga gawaing bahay. Lalo na ngayon at off duty siya at kasama niyang anak kong bunso. At dito din sa video na ito ay naghubad na ako ng aking uniforme at pagbibihis ng pambahay para makagawa naman ng iba pang gawaing pambahay. Isa nga akong working mom at wala kaming katulong dito kaya minamanage namin ng aking asawa ang oras namin sa pamilya, sa trabaho at sa aming anak. Kayang-kaya, walang hindi kakayanin at papunta nga ako sa aming ref para kumuha ng tinapay dahil nakaramdam ako ng gutom. Kaya kinuha ko ang dalawang tinapay ng gardenia at inilapag ko sa mesa para kumain. Sino bang mga mamis ang makaka-relate sa akin? Pagkatapos umuwi galing ng trabaho ay nagsnack para magkaroon naman ng energy para sa mga gawaing bahay. Pasensya na kayo kung bulol ako magsalita ng Tagalog, hindi ako straight mag-Tagalog kasi proud ako na Bisaya, proud na Boholana at hindi talaga fluent ako mag-Tagalog at sana huwag niyo kong i-bash. Naisip ko kasing gumawa ng vlog para sa mga memories sa aking pamilya lalo na sa aking mga anak. Dahil aabot ang panahon na lalaki sila. At least may mga memories ako habang maliit pa sila hanggang lumaki. Pagkatapos kong magbihis ng pambahay ay umupo muna ako sa aming sala para makarelax habang hinihintay ko ang aking asawa na makatapos ng kanyang paglalaba at hinihintay ko rin ang aking anak at aking pamangkin na naglalaro pa sa labas. Ini-enjoy ko muna ang katahimikan sa sala dahil mamaya dito na naman maglalaro ang mga bata. Masaya nga ako dahil nakadalaw ang aking pamangkin na si Dwayne at may klaro sila Rairai at Renz. Habang hinihintay sila ay nagsuscroll muna ako sa aking Facebook at tinitingnan ang mga posts ng aking mga friends at mga message sa aking trabaho. Habang hinihintay ang aking mga anak ay biglang pumasok si Renz at niyakap niya ako at nag-kiss sa akin. Buti nga at mahiling mag-sweet sa akin si Renz. Sana ay paglaki niya hindi siya magbago at mapanatili ang kanyang paglalambing sa amin ng aking asawa. At pumasok na nga ang mga bata galing sa paglalaro sa labas at tinuruan ko rin sila kung paano mag-identify ng mga colors at marunong na nga sila na mag-identify nito. At si Renz naman ay tinuruan ko sa kanyang assignment sa math at ito ay subtraction. Minsan nga ay nahihirapan pa siya at nalilito. Kailangan talaga natin mga mamis na turuan natin ang ating mga anak.
Di natin iasa ang lahat sa kanilang mga guro. Kailangan din natin na gabayan sila at turuan sa mga leksyon nila. Sinong mga mommies na makaka-relate sa akin lalo na sa pagtuturo, minsan ay nakakadama ako ng inis dahil sa matagal makaintindi. Baka nga natural lang ito na maramdaman. Pagkatapos ko namang turuan si Ren sa kanyang assignment at tinuruan ko naman siyang magbasa ng English at Filipino. At masaya din ako dahil nakakabasa na ang aking anak. Pagkatapos nga ng laba ang aking asawa ay kumain na kami ng hapunan. At kaharap ko nga siya at kachika ko siya. Ang ulam namin ay patsit katon at adobong manok na sobra sa ulam namin kaninang tanghali. Nakauna na nga kumain ang aming mga anak kasama ang aking kapatid dahil ay nakaramdam na sila ng gutom. At kasabay ko nga lang kumain ang aking asawa. Pagkatapos namin kumain ng hapunan ay pumunta naman ako sa sala para tiklopin ang aming mga damit. Kailangan ko nga tapusin ang pagtiklop nito para bukas iba namang mga damit ang titiklopin ko. Parte nga ito ng trabaho natin bilang asawa. At lumapit nga ang aking anak na si Rairai at nag-storytelling siya at sinabayan ko naman siya sa kanyang pag-uusap sa akin. Habang anak ko naman si Renz ay busy sa pagsusulat at ang kanyang pinsan na si Dwin ay nasa sahig na busy sa paglalaro. Ang asawa ko naman ay pumunta sa labas para pakiinin ang alaga naming mga aso. Habang ako naman ay busy sa pagtutupi sa aming mga damit. Tama ba ang sinabi kong pagtutupi? Pasensya na kayo sa aking pagtatagalog. Minsan nga ay naitatanong ko kung tama ba ang aking pagsasalita. Habang ako ay nagtutupi sa mga damit ay nanood ako ng Netflix at ang pulang araw ang pinanood namin at sinabaybayan nga namin niya ito na series ng GMA 7. Ito ay tungkol sa panahon ng mga Hapon sa pagsasakop nila sa ating bansa at natutuwa nga manood dito ang aming pamilya. At pagkatapos naming manood ay nag-request naman ang anak kong si Rairai na manood ng movie na gusto niyang panoorin. Nauna na nga natulog ang anak kong si Renz at si Rairai naman ay hindi pa natutulog. At gusto niyang panoorin ang isang movie niya na nasa Netflix. Binigyan ko naman siya sa kanyang request dahil mahilig talagang manood ng movie si Rairai. Habang nanonood ang anak ko si Rairai at tapos na ako sa aking pagtutupi sa mga damit ay pumunta naman ako sa kusina namin para hugasan ang mga pinggan na aming kinainan. Part nga natin to sa trabaho natin bilang ina na maging malinis ang kusina natin, lalo na ang mga gamit pagkatapos natin itong gamitin. Mabuti nga lang ay malakas ang agos ng tubig dito sa amin at hindi nga ako mahirapan na manghugas at maglinis dito. Tapos ko namang manghugas ay sinilip ko ang aking asawa sa aming kwarto kung saan ay busy siya sa pamamlansya ng aming uniforme. Mitikuloso kasi ang aking asawa, kailangan ay proper ang pamamlansya sa aming mga uniforme. Mabuti nga lang at ginagawa niya ang ibang mga gawaing bahay at tinutulungan ako. Kaya nga matatawag ko nga swerte nga ako sa kanya. Habang busy siya ay hindi niya alam na kinukunan ko siya ng video para i-upload ko sa aking vlog. Baka bukas ay mapapanood na niya ito at ito naman ang anak ko si Rairai ay focus na focus sa panunood ng movie sa Netflix kung saan ay gusto niya itong panoorin na movie. Pagkatapos sa mga gawing bahay ay pumasok na kami sa kwarto para matulog. At pinuntuhan ko muna ang aming altar para magdasal sa mga santos doon. Thank you sa panonood nyo sa aking vlog. Hanggang sa susunod na mga videos. Good night!